Magandang umaga, mga bata. Handa na ba kayong muli sa ating aralin ngayon? Aaralin natin, ako ay matyaga. Mayroon akong maikling kwento na nagpapakita ng pagiging matyaga. Handa na ba kayo? Tara, atin ang simulan. Si Agang Matyaga. Tayo lahat mag-aral ng ating abakada. Abakada. Araw-araw naming pinapanood at sinasabayan sa pag-awit si Teacher Mila. Ang sabi ni Teacher Mila, palagi kaming magsanay. Dapat daw pag-aralan naming mabuti ang pangalan at tunog ng mga alpabeto upang matuto kaming magbasa. Yay! Pinasulat kami ni Teacher Mila ng malaki at maliit na letra. Tingnan mo, Aga. Sabi ni Tanya. Ipinakita niya ang kaniyang papel. Natapos ko na ang pinasulat ni Teacher. Masayang sabi ni Tanya sa akin. Ang ganda ng sulat niya. Tuwid na tuwid. Samantalang yung sulat ko ay wala sa linya. Ay. Hindi ko talaga kayang magsulat ng tama sa linya. Buti ka pa, Tanya. Yung awiting alpabeto ay hindi ko rin kaya. Malungkot na wika ko. Nakita at narinig pala iyo ni Teacher Mila. Bigla niya akong nilapitan. Aga? Naalala mo ba noong pinagsintas kita ng sapatos mo? Ang sabi niya. Tinuruan kita ng 3 beses. Nais mong isintas ang sarili mong sapatos. Ngunit sabi mo, hindi mo kaya. Dugtong ni Teacher. Noong pang-apat na beses ay nakuha mo ng isintas ang iyong sapatos, diba? Nakita ko sa iyo na ikaw ay matyaga dahil hindi ka tumigil na matutuhan ito. Ang sabi ni Teacher Mila. Ganoon din sa pag-aaral ng alpabeto at pagsulat ng iyong pangalan. Kailangan mong magsanay hindi lang dito sa paaralan pati na rin sa inyong tahanan. Ang sabi ni Teacher. Aga, alam kong ikaw ay munting bata pa lamang. Ngunit ang pagkamatyaga ay nagsasabing dapat kang magpatuloy sa paglalakbay sa buhay. Wika ni Teacher Mila. Ano pong ibig ninyong sabihin, Teacher? Tanong ko. Dahil ikaw ay lumalaki na, at ang mga batang lumalaki ay gumagawa ng malalaking bagay. Ang sagot niya. Lumakas ang loob ko. Pag-uwi ko sa bahay, agad akong nagsanay ng paulit-ulit. Magsasanay ako gaya ng sinabi ng teacher ko. Gaganda rin ang sulat ko. Magsasanay din ako ng paulit-ulit sa pagganta at pagtunog ng alpabeto. Baka kailangan ko ring humingi ng tulong sa mama at papa ko na magsanay kasama ko. Ayan mga bata, diyan nagtatapos ang ating maikling kwento. Nagustuhan niyo ba? Kung ganoon, kung kayo ay nakinig at nanood, mayroon akong maikling mga tanong.
Sino ang batang matiyaga? Tama, si Aga. Pangalawa, sino ang kanyang naging kaibigan? Tama, si Tanya. Pangatlo, ano ang pangalan ng kanyang teacher? Tama, Teacher Mila. Kaya mga bata, maging matiyaga at positibo upang makamit ang tagumpay. Maging matiyaga sa lahat ng bagay. Mga bata, mayroon ako ipapakita na larawan na halimbawa ng mabuting mag-aaral na matiyaga. Ipinapakita niya ito sa lahat ng pagkakataon sa loob ng paaralan. Sa silid aralan, tinatapos ang lahat ng kaniyang gawain ng maayos. Sa silid aklatan, matiyagang naghahanap ng mababasang aklat. Sa kantina, matiyagang pumipila upang maging maayos ang pagkuha ng pagkain. Sa palaruan, matiyagang pumipila upang makapagpadulas. Iyan mga bata ang ilang halimbawa na nagpapakita ng pagiging matiyaga. Kaya mga bata, ating tatandaan, maging matiyaga at positibo upang makamit ang tagumpay. Sa ating pagsasanay, sagutan ang mga pahina 176 to 177.